So ngayon guys, good morning. So papakita ko yung aking mga beta. So please watch. Thank you. So dito muna tayo mag-start. Ito ay female natin. Medyo hindi makita. Ayan. Ayan siya. Then meron ako dito isang ito. 24K. Ayan. 24K yan. And then ito yung twin nung isang una natin pinakita. Female din. Twinny. Tapos ito naman ay mga red tails ko. Half moon. Ayan, yan sila. Ito yung isa, medyo nag-cellophane yung tail niya. Pero parehas yan, batchmate yan. Then, ito pa yung isa. Ayan, kita nyo naman. So, bali, tatlo to dito, sa baba. Ayan, tatlo sila. So, bali, itong gamit ko na to, na kanilang tank, is 45 gallon yung malaki. So, na-divide siya into 3. So, bali, tag-15 gallon yan. Isang lalagyan na ng beta natin. So, trial ko lang yan. Titingnan ko kung ano, kung maganda kalalabasan sa kanila. So, kinukondisyon ko sila for breeding. Hanapan ko ng pares itong ating 24K na to. Ayan. Medyo... Kasi nung nabili ko to is... Parang ano siya. Nanghihina. Then, yung iba ko naman beta is nandito. Ito. Check lang natin mabilisan kasi di pa ako nagpapakain. So, ito sila. And then, dito yung iba. Tapos, ito yung dati nating pinair. Yung naglay ng eggs. Kung napanood nyo yung ibang video. So, stock muna siya dyan. Meron din tayo ditong blue rim. So, female to pero jube size pa lang. Gusto kong parisan to eh. Soon, magka nakahanap tayo ng magandang pares. Then, ito. Si Dropsy. Dropsy pangalan niya kasi kala ko dati nagda-dropsy siya. Tapos, ito naman. Yung barako-barako ko, no? Pero, hindi naman gumagawa ng bubble nest. So, yan. Kasi ito, alam ko, familiar na kayo dito. Ilang beses nyo na itong naita sa mga flex kong vlog tsaka short. Lalo na to si Pirate. So, yun nga lang, sad to say, meron napunit yung kanyang tail. So, dito muna siya for conditioning. Then, ito. Yan o. Kasama din to, batch din to nung pinaita ko na nandun sa mga 15 gallon tanks. Ka-abatch yan. So, bali, sa beta natin is, yan. Yan ang setup. Tapos, dito yung aking pang malakasang tinabi. So, yan yung update sa aking beta. And then, dito naman tayo sa aking mga fishes. Although, dito is may beta rin ako dito, pero karamihan is mga molly tsaka platy. So, ayan sila, ang aking community tank. So, meron pang mga neon na fishes. Ayan. So, sama-sama sila dito. Tapos ito, mga guppy, didispose ko na rin to kasi susubukan kong mag-alaga ng yung talagang may strain na. Kasi itong guppy na to is mga chops. Pati ito, mga platy dito is halo-halo na rin. So, subukan kong mag-breed ng ano, magandang klase. Tapos dito, yung ating breed na
yung nakita nyo na naglay ng eggs, hindi ko pa rin siya inaalis dito kasama yung kanyang mga anak. So sa ngayon wala pa ako nakikita ng anak na ano dito sa video, pero kapag hindi ako, ayun, ayun, to meron, ayun, o. So ayan, maliit na, maliit na tayong palabas. Ayan, o. Then yung glowfish ni Mrs. dito pa rin. Dito sila. Ayan. O, kumpleto pa rin sila. Medyo madumi lang talaga at hindi ko na ano yung asikaso yung tank. And then syempre hindi mawala yung aking shrimps. So dito yung mga cultured shrimps ko. Ito nga pala ay binibenta ko. No? Ayan. Dami na nila. Shrimps. So ang shrimp na to is RCS lang. Ordinary. So, yung iba dito is Bloody Mary, Konoko, pero most likely is ano siya, yung RCS na common. So ayun lang muna, at mabilisan lang papakain at papasok na ulit. Maraming salamat sa panonood and peace out.